Good morning guys, nandito kami ngayon sa Palazzo Verde. So as you can see po, puro alikabok yung puro gabok po yung aming yung itong lugar na to dahil nga sa pagsabok po ng Vulcan Taal, ito yung ashfall. So by the way, ito po yung mountain bike ni Cedric Aguilar. Yon. So i-check po natin kung ano po yung mga piyesang nakalagay sa kanyang Faxtor FT301 na kanyang time trial mountain bike. So mag-start na po tayo. Idol Cedric, simula tayo doon sa frame. Ano yung specific na model ng ng Faxtor mo? Yung frame ko is Faxtor FT301. Tapos ang size niya is 27.5 medium. Ah, medium size. 'Yon. Ano pa to? So ito integrated. Okay. Hindi siya non-tapered. So next naman yung rigid fork. Ano naman yung rigid fork natin? Ito yung 27.5 weapon rigid board. Ito yung bagong labas na weapon. Weapon blade pa tawag dito? Weapon blade. Hindi rin siya tapered niya. Next naman is yung handlebars. Ano yung handlebars po natin? Yung handlebars ko po is stock ng Faxtor pero naka-back sweep siya. Ayun, naka-back sweep. Alam mo ba kung ilang millimeter to? 740. 740 millimeter. Tapos oversize. Opo. Oversize na tubing. Then yung stem naman, ano yung stem mo? Yung stem ko po is wake -45, 90mm. Ayun. So ito, wake stem. Yan, kasi medyo mahaba yung aero bar niya. Wake stem, 90mm, -45 degrees. Then yung aero bars mo? Yung aero bars ko po is unbranded, yung nabibili lang ko saan. Ito yung kaparehas ng aero bars ni Nelvin, yung nabibenta sa Lazada natin pa 500 to 700 pesos. Next naman is yung yung hydraulic brakes. Shimano ng series. Ayun, Shimano ng series. Tapos nilagyan ng parang rubber. Kasi guys, ang sakit na itong non-series na ito, kinakalawang kasi yung levers na ito eh. Kaya kailangan talaga lagyan ng rubber na parang ano tawag dito? Brake lever. Yung goma? Hindi ko po alam. Parang gel pad po yun. Ayun, gel pad. Additional protection yan sun sa levers ng Shimano ng series na hydraulic brakes. Next naman yung shifters natin. Nakita ko kasi magkaiba. So ano yung yung front shifter mo? Yung front shifter ko po is Alivio. Dati po kasi ako naka-1x. Yun, Alivio? Apo, Alivio po. Ano lang po, converted to 2x lang. Converted to 2x. Pero yung original design niya, as you can see po, is 3x. Pero kinonvert niya sa 2x kasi naka-2x yung kanyang chainring. Sunod naman yung itong rear shifter mo dun sa likod. Ano po, SLX po. Ayun, Shimano SLX. Pang ilang speed to? 10 speed po. 10 speed. Malamang ito yung mga naunang labas ng Shimano. Yung naunang labas po yan. Okay. Ito yung lumang modelo ng Shimano SLX na shifter. Then, yung seat post? Yung seat post ko po is stock lang po ng Faxtor. Ayun, Faxtor ganito sa built bike. Kasi pag bibili kayo ng Faxtor na bisikleta, hindi mo siya ma-assemble. Built bike kasi yan. Kaya isa na ito siya na to sa mga naging sasama sa built bike. Kasama na yung saddle, yan . Yung saddle niya, Faxtor din kasi galing din yan sa built bike. Then yung yung crankset mo? Yung crankset ko po is yung non-series din po. Okay, non-series pero pangatlong labas po. Ayun. So third generation na non-series. Pero hindi na siya square type. Naka-hollow tech na yung kanyang bottom bracket. Hollow tech na po siya. Yun. Kasi mga sinaunang non-series na crankset, yung 3x, naka square type lang na bottom bracket. Ito, bago labas na to, naka
Naka ano na yan, naka Halotech, Halotech bottom bracket. Ito, nakita ko, ang design talaga nito, 3x, kasi may habitan to naman, ano, granny gear, pero tinanggal niya kasi, kinonvert niya sa 2x. 4432 to. Tapos yung pedals mo, mountain bike na pedals to. So anong model nito? M520. Ito, M520 na Shimano mountain bike pedals. Tapos yung shifter mo, yung shifter ko po pala sa lap, is Altus. Ayun, yung ano, yung kanyang front shift, ano, or front derailleur is Shimano Altus. Pero ang pinagkaiba dun sa Altus ko, ito high band. Kasi nasa taas naka ano yung clamp. Yung low band kasi sa baba. Yan. Yan. Ito yung ano ng Shimano na FD na high band. Yan. Yung chain niya kasi nakita ko ito YBN. Yan, YBN yung kanyang chain. Tang ilang speed to ulit? At 10 speed. Apo, 10 speed na. Yan, yung kanyang chain pang 10 speed to. Tapos yung SLX niya pang 10 speed din. Yan, Shimano SLX na ano, yung medyo lumang modelo. Yan, pang 10 speed yan. Then yung ano mo, yung cog set mo. Ito, cogs ko. Ano po, Sagmit 10 speed to. Sagmit to. Apo. 10 speed. Tapos ilan yung teeth niya? 11 to 11 ano to? 11 to 50 po. Bali, hindi ko naman nagagamit yung 50. Ah, hindi pa. Pero pag kumano, pag nasa sungay ka, sigurado magagamit mo yan. So, ang kanyang ano daw, ang kanyang cog set, Sagmit to na 1150 po, okay. Yung sequence ng kanyang ng cogs. Then naman yung ano, yung rims mo, yung rims ko pistak pa po ng Faxter. Ano, Faxter din. Ito, yung Faxter niya, including ba yung ano, yung spokes at saka yung ano, yung ito, iba. Steel pa po itong spokes. Eh, okay. Okay. So itong ano, yung rims niya, galing to sa built bike na Faxter, stock to stock. Stock na rims 'yan. Ilang ano, 36 to ano? Apo, 36 po. Eh, ayun. Sa harap po 32. 36, 32. Okay. Ayun. Itong ano niya, spokes niya dito 32. Ito 36. Tapos yung hubs mo? Yung hubs ko po is speed 1, yung soldier po. Yun, speed 1 na soldier. Si ano, speed 1 na soldier. Speed 1 na soldier. Tapos 6 poles din, silvering na mountain bike hubs. Yun. Ano ko ba? Itong ano mo, sink lamp mo nakalagay turbo. Ano rin po 'yan? Tubro pala. Oh, sorry, tubro. 'Yan, tubro. 'Yan, 'yan yung kanyang seat clamp. Ano po, built bike lang sa built. Ah, galing dito sa built bike. Okay. Mm. So, ano pa ba? Yung rotors na lang, ano yung rotors mo? Stock din po. 'Yan, etong ano, rotors niya stock din to galing sa built bike na Faxter. 'Yan. 'Yan yung kanyang disc brake rotors. So ano, magkano yung nagastos mo lahat dito sa mountain bike mo? Bali po kung lahat po is maliban, kasama na po ba yung pagkabili ng built bike? Kasama ni upgrades. Built bike tsaka upgrades po. Yung nasa upgrade ko po siguro is 11K. 11K. So ano? 6K po, 11K po lahat. 11K. Pero yung stock niya, magkano yung stock niyan? 6,000? 6,000. Yun, 6,000. Ito, ibig niya sabihin, nung stock pa yung ano niya, yung stock pa yung Faxter niya, nasa 6,000. Tapos nung in-upgrade niya, yung Faxter niya, ang worth na ng Faxter na is 11,000. So, halos parehas lang sila ni na Idol Nelvin dun sa kanyang time trial mountain bike. So, maganda naman yung kanyang upgrades kasi karamihan dito mga series na. Medyo may pagkaiba-iba lang yung mga ano, yung model ng Shimano. Pero nonetheless, maganda rin yung ano kasi maganda na tested naman talaga yung Shimano. Yan guys, yan po yung Faxter Aerobart MTB ni Idol Cedric.
Ngayon, in my point of view po, ang mga room for improvements pa dito sa mountain bike niya, ang suggestion ko lang po is yung since na yung aero bars po niya, as you can see, nakita nyo po na mataas pa rin po yung kanyang, yung kanyang pads at saka yung handlebars. So, ang suggestion ko po dito, palitan po ng yung cup ng stem. Kasi yung stem po niya, naka-volcano cup po kasi. So, kung kaya niyang palitan po ng yung flat, yung halos dikit na po sana dun sa head tube, o para mas lamp, para po mas lamp po yung stem, or lumapit po yung stem dun sa sa head tube para bumaba po yung frontal area niya. Kasi po, gusto ko sanang ipapalit yung yung rigid fork kasi ho, malaki po yung clearance po kasi yung weapon blade eh. Kaso lang po, since na kabibili pa lang niya, so yun po yung alternative na solution po. Then, kung kaya po niyang ipa-modify yung pads dun sa aero bars niya, mas maganda rin po para mas bumaba pa po yung frontal area niya para mas maging aerodynamic po siya. So guys, na-check na muna natin yung bike ni Idol Cedric. Kung meron kayong mga ibang tanong regarding dito sa setup ng mountain bike niya, paki-comment na lang po sa comment section down below. So guys, hanggang dito na lang po yung aming video. Don't forget na mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Paki-click na lang po yung bell notification button para ma-notify po kayo. So guys, maraming salamat po sa inyo and ride safe po sa inyo.